Ah guys, magandang buhay ulit sa inyo. Bale, gumawa na ako. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung binuhos ko lang naman kasi yung semento. Basta timplada ko ng semento, bistay na buhangin, one part, tapos one part concrete cement o yung semento nga. Tapos ang ginamit kong semento is Republic. Ngayon, ilang araw, patutuyuin ko to. Pagtapos ko itong patuyuin, matagal siguro itong matutuyo kasi ang laki. Pagtapos ko itong patuyuin, bubuksan ko to sa harap nyo. Tignan natin yung mga kung anong may palpak na gagawin ako. Na ginawa ko na pala. Sorry. Bali, pagdating ng siguro mga 2 days, 3 days, mag-video ulit ako. Bubuksan natin to. Tingnan ko. Kasi excited din ako eh. Malama kung mabubuo siya o hindi eh. Mahirap din kasing malama kung may mga bula or what. Kasi sa totoo lang, hindi kasi mo siya makokontrol sa sobrang laki eh. Kaya dapat siguro may ano ko nito eh, may pampukpok para yung mga bula eh. Kaya lang it's too late na nandiyan dyan eh, nakamix na, naibus ko na yung ano, naibus ko na yung semento. Ang pinaka ano na lang yan is wish me luck na lang. Okay, thank you. So guys, eto na nga. It's now or never. Babalatan ko na tong ating mold. Sana success and hope and I pray na buo sana at wala sana masyadong maraming bubbles. So let us remove yung mga screws niya. Muna. Start tayo dito sa harap guys. Kasi ito yung pinaka starting point talaga. Sana madaling tanggalin. Pag hindi madaling tanggalin, popost ko yung video. Tapos papakita ko sa inyo. Naku guys, hindi yata madaling tanggalin. Grabe, parang medyo matigas eh. Pero nilagyan ko naman siya ng pampadulas sa loob. Kaya lang natural siguro. Subukan kaya muna natin itong mga sides. Kasi maliliit itong mga sides eh. Kaya lang, baka pag natanggal itong sides, madali nang matanggal yung... First time eh. Pero alam ko sa susunod pagka ano, di gagalingan ko na. Kasandali. Ang hirap tanggalin na sa ilalim. Ito mahirap to tanggalin. Kasi kahit upa mahirap na to tanggalin eh. Hirap pa. Dali guys, post ko lang ha. Tatanggalin ko to na sa ilalim. Okay guys, natanggal ko na yung kaisa-isang ano, napakahirap tanggalin ngayon. Pukpukin natin ng konti, dahan-dahan tapping lang. Pinantanggal ko na talaga yung plies eh. Kasi ang hirap talaga. Tapos dukutin na natin siya. Gamit ko tong gunting eh. Kaya lang wala kasi akong ibang yan oh. Parang medyo umu-okay-okay na. Natanggal ko lang. Ayun, natatanggal na guys. Kita nyo? Teka, nagre-record ba ito? Kasi kanina hindi nagre-record eh. Ayan, nagre-record naman. Natatanggal-tanggal na. Kailangan suga-suga lang talaga. So, medyo mahirap siya. Pero bumibigay naman. Kailangan dahan-dahanin kasi baka masira yung mold. Eh, ang mahal-mahal nito. Kaya baka masira yung cement sa loob. Dahan-dahan lang. Kapa-kapa lang. Hindi ha? Hirap. Dapat talaga ata tanggalin muna itong nasa harap. So, medyo bumigay na itong isa. Ayokong persahin. Ha? Tingnan natin itong isa kung bibigay. Palagay ko naman pag bumigay ang isa dito sa mga ito, dire-diretso na eh. Kakatakot. Mal-mal ng molde eh. Tapos ayoko rin mabiak yung ginangyari. Kung mabibiak rin lang naman, di bakit pa mabiak na hindi nakabuo, di ba? At least mabiak na nakabuo. Ayun, oh. Medyo okay naman siya, guys. Pero palagay ko medyo marami pa akong repairs na gagawin. Yan lang, ang hirap talaga. Siguro mas maganda kung baliktarin ko. Ayun. Tapos siguro dito ko simulan.
hinahanap. Ayoko kasing ano, dalawa kasi iniiwasan ko. Una, mabasag yung molde. Mahal-mahal kaya. Pangalawa, mabasag yung laman sa loob. Ano kaya magandang gawin? Basahin ko kaya, ano? Anyway, dandahanin ko lang. Pause ko muna to hanggang matanggal ko yung isa, guys, ha? Kasi matatagalan kapag hindi ko pinost, eh. Okay, guys. Medyo inano ko dito sa harap at med bumigay itong pinakaharap niya. Bumigay na. So, kailangan siguro dahan-dahan lang talaga. Tsaga-tsaga lang. Ito, bumigay na to, eh. Bumuka na siya. Ay, shit. Hindi ko nabasa. Bigyan na siguro. Huwag naman. Mahal-mahal. Ayun, oh, bumibigay na siya, guys. Salamat naman. Kahit pa paano bumibigay na. Medyo dandahanin ko lang, ha? Ayoko lang persahin kasi, guys, mahal talaga tong molde na to. Grabe. At the same time, eh, kung mababasag rin lang naman yung molde, gusto ko buo na yung nasa loob. At isa ka buo ako ng isa. Ayun, guys, medyo bun. Ayun. Nakita nyo? Teka, sandali, tatayo ko na siya. I guess pwede na siyang itayo kasi... ano kayong tumunog kanina? Sana hindi naman... Ay, shucks! Bumigay. Parang... Ay, hindi naman. Medyo parang bumigay, eh. Ay, nako. Anyway. Ayun, guys! Ayan, oh! Bumigay si, ano, si lalaki. Ayun, parang medyo nabasag siya ng konti. Pero usable pa rin naman. Iagapan. Pero parang dati na to, eh. Agapan ko na lang. Ayan siya. Ang ganda. Oh. Oh, guys, oh. Ito niya. Ayan, oh. Teka. Bumibigay na rin naman tong iba. Walisan ko na lang yung sahig mamaya. Ang ganda, guys. Ay, I'm in love. Diba? Oh. Mukhang effective naman. Teka, sandali. Babalik na rin ko ulit sa kabila. Ito namang isa ang tatanggalin ko. Dahan-dahan lang. Ayun, natanggal na siyang kusa. Yay! Oh, guys. Kaya lang itong ilalim. Palpak ako. Kasi ano eh, hindi ko na shake-shake yung simento. Nakakaasar ang pangit tignan. Pero okay na rin yan. Papalitadaan ko na lang sa gilid. Walang problema yan. Ika, isa na lang. Last na. Sana bumigay na rin to. Pero tingnan nyo, guys, oh, buong-buo na siya. Ah, bumigay ka naman na, please. Ay, naku po. Sa totoo lang, guys, ha, mabigat. Hindi siya ordinaryong buhatin. Sobrang siyang mabigat. Wait. Sana huwag bumigay, eh. Teka, medyo mahirap to. Post ko ulit, guys, ha? Okay, guys. Nabuo ko na siya. Ah, konting liha lang. Okay na siya. Shit, guys, ang ganda. Tignan nyo. Grabe, ang ganda. Meron na akong foo. Yan, yan ang foo dog. See? Napakabigat nga lang niya, guys. Pero konting, ano lang, konting polish lang siguro to. Maganda naman na. Kasi natural yung mga, ano yun, pinag-anuhan ng molde. Kung konting polish lang, konting liha lang, pero hindi ko masyadong gagawin, konting-konti lang. Buo na siya, guys. So, ang mixture, ay, meron nga lang dito. Ano to, bakit na ano? Hindi ko napansin. Saan banda yan? Dito eh. Ay, hindi na buo yung dito sa loob. Ano kaya ito? Para sa, ay, parang ribbon niya. Hindi na buo, na durog. Yun lang. Pero okay lang. Pwede namang wala yun eh. Medyo i-chip off ko na lang to. Ay, hindi sa mukha niya rin oh. May ano rin. Ay, kawawa naman yung baby ko. Ay, naku po. Okay lang. Ayusin ko yan. Konting polish lang, okay na. Hindi naman masyadong importante yun eh.
Yung sa mukha lang, medyo na-damage ng konti, pero madali lang naman gawa ng paraan. Konting mix lang ng cement, okay na yan. So, eto guys. Talagang ganun, pag molding, minsan talaga may mga damages, hindi mo maiiwasan yan. All you have to do is mix some cement, tapos konting brush, konting ano, okay na. Kaysa naman yung napakaraming damage na hindi mabuo, mas delikado yon. At least, buo na siya. This is the food dog. Ang food dog po eh, ano, guardian dog po ito sa loob ng bahay. This is a feng shui guardian dog na nag-aalis siya ng mga masasamang bagay na papasok sa bahay ninyo bago pa pumasok sa bahay ninyo. Anyway, ang dami kong nare-repair. Itong ilong, itong bibig, itong ribbon, at saka itong kukuo na itong ano, medyo ano din. So, hindi mo maiiwasan yan pagdating sa molde eh. Madali lang naman i-repair yung konting kamay-kamay lang. Anyway, thank you guys!